Ako ka lang dyan, ha? Oh, Eric, mukhang napapadala siyata ang pagpunta mo dito, ah. Ako, malayo-layo din ang Batangas, ha? Baka mama, hindi ka na naman nag-aaral, ha? Babayaan ko yung pag-aaral ko, eh. Para sa kinabukasan natin dalawa yun. Bola ka pa. O, ba't ka nga nagpunta dito? Eh, meron kasing namumulit na isang tao pa. Gusto kong makita. Ray! Ate Ming-Ming! Blush! Yan na ako? Na-miss kita! Si kuya, na-miss mo. Ano ko naman mamamiss niya kuya mo? Eh, halos araw-araw nang nandito yan. Lagot ka, kuya. Sabi mo kay nanay, kaya ka pumunta ng Maynila para sa school. Ikaw talaga? Ah. Alam mo, maglaro ka muna doon. Mag-uusap muna kami ni Ate Ningning. Mag-grab ka ng palakas. Sige na, sige na. Ang sabi ng doktor, isa lang naman ang dahilan sa pagkahilo mo, eh. Buntis ka, Sandy. At imposibleng ako ang ama. Siya bagat ba? Sorry, Armand. Kung pinaasa kita, nahihiya lang kasi ako sa'yo, eh. Pero siya bagat talaga ang mahal ko. Talaga ng suporta. Ayos ka din, no? Eh, baka kasi pauwiin mo na naman ako, eh. Bakit? Plano mo matulog dito? Hindi. Nagtatanong rin si nanay. Kailan ka daw dadala ulit? Wala daw siyang kakwento. Ay, naku. Buti pa si nanay, namimiss ako. Pati naman ako, naaalala kita, eh. Isip, papanaginipan. Ikaw? Oh, ano ako? Ay, naku, Erica, tigil-tigilan mo ako dyan sa kakulitan mo. Alam mo, nakatutok ang attention ko ngayon kay Mayumi. Alam mo ba, abot kamay ko na siya. Alaga? Malapit na ulit mabuo ang pamilya namin. Pag nangyari yun, baka doon na lang ulit ako magkakaroon ng panahon sa puso. Brian! Brian! Gutom ka? Gusto mo kumain? Po ako gutom, eh. Ano? Si kuya kasi. Kuripo. Anong kuripo? Baka kayong dalawa, alam mo, sigurado ako gutom ka na rin. Halika, pasok na kayo. Dali, kain muna tayo. Sandy, sige na. Sabihin mo na sa akin. Sandy. Sandy, sige na. Sabi na. Ba't ka ba umiiyak? May nang away ba sa'yo? May nang bastos ba sa'yo? Sabihin mo na sa akin. Buntis ako ang bagat. Kung pinakaw mo nga yung kinawa natin. Naku, sino yung buntis? Pinarinig ako, sino yan? Sino yung bagat, ha? Sino yung buntis? Ikaw yung buntis! Dalawang taon ka nang buntisin mo yung insan mo. Laki-laki, oh. Busog lang ako. Tiyo ka nga. Sandy. Huwag ka nang umiyak. Iniisip mo ba natatakbuhan kita? Handa na ako na panlugutan ka. Paano mo malalaman na ano? Puntis ka. Paano mo nalaman? Nahilaw ako kanina sa bahay. Si Armand ang nagdala sa akin sa ospital. Alam ni Armand? Oo. Naipit ako, eh. Wala akong nagawa kung di aminin kay Armand yung tungkol sa atin. Pinakasa ko siya, bagat. Alam ni Armand, may pag-aasang mahalin ko pa siya. Pero para na ngayon? Huwag kang mag-alala. Kakusapin ko si Armand. Siguro naman maintindihan na tayo kung ba't tayo naglihim sa kanya. Diba? Yeah.
malakas ang kakumpetensya natin, ha? Pabawas ng pabawas ang kinikita natin. Panahon na siguro para sila naman ang bawasan natin. Sir, paano po natin babawasan yung kita nila? Hindi pera pinag-uusapan dito. Eh sir, sabi mo kita, akala ko kung hindi yung pera, ano po? Tao. Tao? Sir, ano ibig nyo sabihin na may papayari ko kayo sa akin? Sino po? Wala akong pakialam kung sino. May tauhan akong natiktikan ang operasyon nila. Yariin mo kung sino ang tulak nila. Sir, paano ko yayariin? Papatayin ko po? Patayin mo, lumpuhin mo, wala akong pakialam. Ang importante, mapilay nating operasyon nila. Sige po. Mabuti naman kung ganun. Matagal-tagal nang walang nakikilalang bago ito si Pogi. Hindi ka nito papahiya, Bukol. Arman. Gusto sana namin ni Sandy na mag-usap ka. Para saan pa? Eh kayo na naman, diba? Arman. Gusto ko lang naman humingi ng dispensa sa paglilihim namin ni Sandy sa aming relasyon. Hindi ba huli na para humingi ng tawad? Okay lang naman sa akin kung nagmamahalan kayong dalawa eh. Wala naman akong karapatan na pagpilitan ng sarili ko kay Sandy. Pero ang inihingi ko lang, respeto lang. Magkaibigan tayo eh. Matagal mo na alam na mahal ko si Sandy. Ngayon, ako matagal mo na ako kinausap, sana hindi tayo nagkakaroon ng problema na ganito. Alam ko naman yun eh. Kaya nga humihingi ako. Na humingi kami ng tawad sa iyo. Mali yung ginawa namin. At nagpunta rin kami dito para rin magpaalam. Napagdesisyon na namin ni Sandy na sa amin siya titira. Ay, ito ako na. Hello? Hello po? Hey, pwede ko bang makuusap si Maningning, please? Si Maningning na to? Sino to? Hey, Maningning. Si Charles to. Oh, Charles. Hindi pa ba kayo nakakaalis ni Daphne? Hindi na kami natuloy. Maningning, pwede ba kitang puntaan dyan? May problema kasi ako kay Daphne. Hihingi lang sana ako ng payo. Naku, Charles. Baka mamaya niya magalit na naman sa akin si Daphne, ha? Baka mamaya isipin na naman niya inaago ko yung oras na dapat nakakasama niya yung asawa niya. Yun nga ang problema ko eh. Maningning, I really have to talk to you. Dahil kung hindi mo ako matutulungan kay Daphne, hindi ko nakakayanin matagdagan pang oras ang pagiging mag-asawa namin. Ma, can I stay home for a few days? Bakit naman ang hindi? But shouldn't you be with Charles? Baka hanapin ka ng asawa mo. Naku, ayun na nga eh. Hindi ko alam kung asawa ba o alila ang turing sa akin ni Charles.
Isipin mo, hindi na siya natutulog sa kwarto namin. Hindi niya ako kinakausap. Kahit pinapansin, wala. Daphne, baka naman nag-a-adjust pa yung asawa mo from being a bachelor to being a married man. Just give him time. Masyado ka naman naiinip eh. Hindi, ma. I really can't take it anymore. Eh, mas mabuti pa nga siguro kung multo na lang yun ang pangasawa ko eh. At least ang multo nagpaparamdam. I just want to go home, ma. Please. Well, mukhang nag-desisyon ka na. Hindi na kita pipigilan, saka namimiss rin kita eh. Wala akong makausap dito sa bahay. Puro isnabero at isnabera. Well, I'm looking forward to seeing you, sweetheart. You take care, ha? Huh? Bye. Oh, Rosa. Baliktad na yata. Ikot ng mundo ngayon. Ikaw na tumatawag sa akin, ha? Oh, teka. Natanggap mo ba yung regalo ko sa kasal ni Charles? Oo, oh, natanggap ko. Kaya ka ba tumawag dahil naiisip mo na gagawin mo inutos ko sa'yo? Siguro naman, Rosa, magtatanda ka na ngayon. Dahil alam mo na ang kapalit kapag sumuway ka sa mga gusto ko. Alam ko. Pero hindi ako tumawag sa'yo para sabihin na handa na akong maging utusan mo. Tumawag ako para ipaalam sa'yo na handa na ako sa mga ibabato mo sa akin. Bago mo pa mahalungkat ang nakaraan ko, uunahan na kita, hari, na ibaon ito. Tulong sa akin, Arman. Ikaw ang nagbigay sa akin ng panibagong pag-asa sa buhay. Hindi ko makakalimutan ng mga yun. Maraming salamat. Sobrang laki na ng utang na loob ko sa'yo. Ano mo naisipin yun, Sandy? Naging maligaya naman ako sa panahon magkasama tayo eh. Saka, labis-labis na yun kung ihahambing mo sa mga ginawa ko para sa'yo. Salamat. Charles, naiintindihan naman kita eh. Mahirap talaga yung pinagdadaanan nyo ni Daphne. Pero kasi kahit balibalik ta rin mo man ang mundo, kasal na kayo eh. Mag-asawa na kayo. Oo nga. Pero hindi ko na talaga kayang pag-uugali ni Daphne. Sana naging kapareho mo na lang siya. Oo nga, magkakambal nga kayo, pero napakalaki naman ang pagkakaiba mo sa kanya. Bakit ganun? Alam mo,
mo, sa loob niya, alam ko namang mabuti ang pagkatao ng kakampal ko eh. Palagi lang siguro siyang nadadala sa emosyon niya. Paano na lang yung magiging anak niyo kung ngayon palang sumusuko ka na, Charles? Ano, hahayaan mo bang lumaki yung bata sa wasak na pamilya? Hindi si Daphne yung mahal ko. Alam mo, Charles, minsan, hindi lahat ng pagmamahal kung saan nararamdaman. Minsan, kailangan mong turuan yung puso mo kung sino ang taong mamahalin mo.